good evening guys sa inyong lahat, no? Okay, sa ngayon po ay nagsusulat po tayo dahil sa mga reports, and then sa ngayon po meron pa akong ikikwento sa inyo ngayong gabi. Ito po isang kwento sa nagpadala sa atin ng sulat from Davao. Shout out po ay sobrang labis na nasaktan. At guys, kung hindi nyo na itatanong, siya po ay isang batang ama. Ulitin ko, siya po ay isang batang ama. Siya po ay nagpadala sa atin ng sulat kahapon. Nagpadala po siya ng sulat dito sa ating Radio 97.9 500 ml. Andaan niyo po ang radio station natin, Radio 97.9 500 ml. Parang tubig ba? 500 ml. So ngayon po, bago po ikwento ng ating kaibigan from Davao, gusto ko po munang batiin yung kaibigan ko na nasa Cebu ngayon, na happy happy birthday sa'yo from Mark Christopher. Happy happy birthday sa'yo kaibigan Jeffrey Mutambao. Sana'y malasing mo kami ngayong gabi. At ang kwento ngayon ng ating nagpadala ng sulat, ipapangalanan na natin siya sa pangalang Bocho. Si Bocho po ay nagtatrabaho bilang isang farmer sa Davao. At ang asawa naman niya ay nagtatrabaho sa Davao City, sa isang mall. At yun nga, medyo malayo sila sa isa't isa. Yun nga ang problema talaga guys, pag medyo malayo kayo talaga. I let you stay.
Kasi alam naman natin pag malayo sa isa't isa, kadalasan nagkakakulang ng oras. Hanggang sa unti-unting nawala daw ang tamis ng kanilang pagmamahalan. At dahil sa kakulangan ng financial, like pamasahe papuntang Davao sa city, minsan lang makapunta sa Butchok sa city ng Davao. Sa ngayon pa lang guys, napakasakit kahit sa akin sa kwento ng buhay ni Bocho. Sa pangalan pa lang na Bocho, parang napakasakit na. So ito na guys, ipagpapatuloy natin ang kwento kay Bocho. Sa mga nabibitin dyan, huwag kayong mag-alala. Ipagpapatuloy ko ang kwento ni Bocho. Huwag kayong mainip.